Hi guys! Ngayong araw nga pala yung punta namin ng Disneyland dito sa California. Ito, hinihintay namin yung shuttle bus na magdadala sa amin sa Disneyland Resort. Yung rent na sasakyan namin ay iniwanan namin dito sa designated na parking area. Bali, sa online namin ito binook. First time nga naming makarating dito sa Amerika at first time din namin makapunta ng Disneyland, kaya excited kaming tatlo. So ayan na guys, paalis na yung shuttle bus na magdadala sa amin at sobrang dami ng tao talaga. At napakaaga na namin guys, ka-open lang ng Disneyland at ganito na agad yung naabutan naming tao. So ayan na yung mukha ni Mickey Mouse. Pagdating namin, grabe, napakaraming tao. Pipila ka pa dyan guys kapag gusto mong magpa-picture. So ayan guys, ipapasyal ko kayo ngayon dito sa Disneyland at hindi ko na ito-turn off yung sound para marinig din ninyo kung ano yung tunog ng paligid at marinig din ninyo kung ano yung mayroon talaga dito. Itong dinadaanan namin dito sa gitna ay ito yung tinatawag nilang Main Street dito sa Disneyland. So dyan din dadaan yung parade mamayang hapon. Yung mga nakikita nyo naman na mga nadadaanan namin, yan yung mga bilihan ng mga souvenirs, mga bilihan ng mga pagkain, mga restaurant at kung ano-ano pa guys na pwede mong mabili dyan sa loob ng Disneyland. Yung pagpunta nga pala namin dito sa Disneyland ay DIY lang ang ginawa namin. Kami lang talaga ang nag-arrange lahat ng mga kailangan namin gawin. Hindi na kami pumunta sa mga agency, travel agency, para sila yung mag-book ng mga itinerary namin dito sa Amerika. Napakadali lang din namang gawin guys kaysa mag-agency ka at mas makakamura ka pa kasi ikaw na mismo ang gagawa lahat. At pagdating namin dito sa may harap ng castle guys, ito na at may nangyayaring mga palabas na dito. Kung gusto nyo rin palang pumunta dito sa Disneyland ay i-book nyo na rin online ang inyong one day pass or depende sa inyo kung ilang araw ang gusto nyong mag-stay dito sa loob ng Disneyland. I-download ninyo ang kanilang Disneyland app at nandoon lahat ng options ng pwede nyong gawin. Ito na nga guys at naglalakad-lakad na tayo para maumpisahan na nating makapasok sa kanilang iba't ibang attraction dito sa loob ng park. So itong area na ito guys, ito yung sa may Star Wars. At syempre guys, talagang sanda makmak na picture ang ginawa namin dito sa loob ng Disneyland. At lahat ng attraction nila dito guys ay talagang sinubukan namin at sinakyan namin para masulit talaga yung aming ibinayad na one day pass dito sa loob ng Disneyland. Ayan na nga, at nandito na nga tayo mismo sa malapit. Ayan guys, at tignan ninyo kung nanonood kayo ng Star Wars ay nandyan lahat yung mga napapanood natin sa TV at sa mga movie. So nakaka-amaze talaga guys dahil nakita natin in person yung mga ganitong mga kaganapan dito sa loob ng Disneyland. At alam nyo ba guys na weekdays kami pumunta dito at sobrang napakaraming tao talaga. Ayan, tignan po ninyo, grabe guys, at napakasayang experience. At tapos itong ferry na ito guys, o itong boat na ito, kung ano man ang tawag dyan, ay sumakay din kami dyan guys. Ayan na guys, dito na tayo banda sa kanilang ano ba ito guys, hindi ko na nga mabasa talaga. Ayan, bahala na kayong tumingin. Oh, dito. Dito. Grabe guys, napakaganda talaga dito sa loob ng Disneyland. Alam nyo ba na hindi lang talaga ito talagang pang bata. Kahit anong edad ay pwedeng-pwede talaga dito. Ito naman pala guys yung area ng It's a Small World. Ayan, so sumakay kami dito guys ng maliit na bangka papasok at itutour ka nyan sa loob kung ano yung meron dyan at ipapakita ko sa inyo. Inaabangan ko nga dyan yung Pilipinas, kaya nga lang ay wala naman akong nakita kasi nga sa Hong Kong Disneyland ay nakita ko sa isang video ay kasama ang Pilipinas sa kanilang It's a Small World. So ayan lang yung mga nakita natin guys.
At itong lugar na ito, guys, ay tiyak na magugustuhan ito ng mga anak ninyo pag dito sila pumasok dahil nandyan lahat ng mga Disney characters. May mga kanya-kanya silang mga bahay-bahay dyan, guys. Parang si Mickey Mouse at si Minnie Mouse. May mga kanya-kanya silang mga bahay dyan na pwede kang humila para i-meet sila dyan sa loob at pwede ka rin magkapagpa-picture. Kaya nga lang, kailangan mo talagang humila at magtiis sa mahabang pila talaga, guys. Kung gusto nyo namang mapabilis ang inyong pila, ay i-avail ninyo yung Genie Plus kapag bumili kayo ng one day pass dito sa Disneyland. Yung Genie Plus, guys, ay nandoon kayo sa may lightning lane na tinatawag nila dito. At nasa fast lane kayo, guys. Mabilis kayong makakapasok at hindi nyo na kailangan pumila ng mga 30 minutes to 1 hour. Depende doon sa papasukan ninyo. Kung very famous yung lugar na papasukan ninyo, ay talaga nga namang aabutin talaga kayo ng isang oras mahigit talaga, guys. Sinubukan din namin sumakay sa pirate ship na ito, guys, at napakagandang experience. Yun nga lang, medyo maliit lang yung inikutan niya, pero okay lang din, guys, at na-experience din nating sumakay sa isang napakalaking ship na yan. Ito naman yung Disneyland store nila dito sa loob ng Disneyland Resort, guys. So lahat ng merchandise nila dito ay napakarami, guys. Lahat ng Disney characters, lahat ay nandirito. Baso, damit, sombrero, keychain, mga magnets, lahat ng mga souvenirs na pwede ninyong bilhin ay nandirito na lahat. So ayan, guys, kung gusto nyong mag-shopping, pagpunta nyo dito sa Disneyland, ay dumaan kayo dito at napakarami ninyong mga pagpipilian. Ayan na nga, guys, at nag-uumpisa na nga ang parade dito sa Disneyland. Bali 3:30 at 6:30 ang parade dito, dalawang beses sa isang araw. Isa rin ito sa mga importanteng dapat hindi natin palagpasin kapag nandirito tayo sa Disneyland ang masaksihan ang kanilang parade. Kung na-miss ninyo ang parade ng 3:30, mayroon pang isang parade na magaganap tuwing 6:30 ng hapon. Kaya kinakailangan na alam natin kung ano yung mga kaganap dito sa loob ng Disneyland. Lalo na sa kagaya namin na first time namin makarating dito, ay lagi naming chinecheck yung aming Disneyland app para makita namin kung ano yung mga susunod na ganap na pwedeng makita dito sa loob ng Disneyland Resort. Medyo nagdidilim na nga dito sa Disneyland at nagkukumpul-kumpul na nga ang mga tao. Dahil hindi kompleto ang pagpunta mo dito sa Disneyland kung hindi mo talaga masasaksihan ang kanilang fireworks display. Ayan na nga, at nakapwesto na nga lahat ng mga tao, at pati nga rin kami ay nakahanap na rin kami ng magandang pwesto dito sa harap ng castle. May mga nakilala pa nga kami na mga Pilipino na nandirito rin sa Disneyland na mga taga Batangas. Kaya yun na ang mga kakwentuhan namin habang hinihintay namin ang fireworks. 9:30 ng gabi mag-uumpisa ang fireworks dyan mismo sa harapan ng castle na yan, guys. Dalawang oras bago mag-umpisa ang fireworks ay nakapwesto na kami dyan at dyan na kami nagpapahinga, kumakain at nakikipagkwentuhan. At ito na nga, at mag-uumpisa na nga ang inaabangan nating fireworks display dito sa Disneyland. Sobrang ganda talaga, guys. Kagaya ko na first time makapanood ng ganyang fireworks display dito sa Disneyland, ay talagang na-amaze talaga ako. At sobrang napakaganda talaga ng fireworks display nila, guys. Grabe, sulit na sulit yung paghihintay namin at inabot din ng mga 30 minutes yung fireworks display nila. Ayan, guys, at oras na ng uwian at may mga tram at shuttle na silang magdadala sa amin pabalik sa may parkingan kung saan iniwanan yung sasakyan. O ayan, guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating Facebook page, please follow my page, guys. Like and share, at maraming salamat, at sana ay nag-enjoy kayo at nakita ninyo ang kagandahan ng Disneyland. Bye, guys!